Magandang araw po sa ating lahat. Andito po tayo ngayon kasalukuyan sa Hatchery Farm ni Mr. Melchor Domingo ng General Aguinaldo Ramon Isabela, Veroma Integrated Farm. Dito ngayon ang kanyang mga alaga na mga isda. May tinatawag silang pangasius. So ano ito? Pangasius to? Pangasius. Ito yung omnivorous na fish. Tapos dito sa kabila? Dito naman sa kabila, ito naman yung tinatawag nilang paltat. Hito. 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 Kaya lang hito. African hito. Di po ba, sir? Oh, ito ang African hito. Ito yung African hito. Ito, pwede mong pakainin to ng yung isaw ng... Yung natanggal lang ng manok na taga-tagay mo yung may mga pigs-pigs pa. Gustong-gusto nila yan. Yung mga innards tapos entrails. Mabilis yan. Ang bilis pang lumaki ng mga yan. So ito, parang napansin ko rito, sir, sa kwan, pangasos. Mabibilis. Oo, mabilis. Parang bulid. Oo, at saka mas, kwan, mas malalim yung tubig niya. Sa Vietnam kasi mas maganda yung mahalim. Sir, ay, gano'n ba? Ano, sa pag mag-harvest ka dito, mga ilang months or days, ang ano niya? Pag yung pwede nang i-harvest? 4 to 5 months. Ah, 4 to 5 months ang harvest time niya. Oo, ito. So, ang pinapakain, sir, purely pigs lang pinapakain. Purely pigs ito kasi nasa... Oo. So, ito mga kababayan, ito. Makikita nyo ito yung panggasyo, sir. Oh, panggasyo, sir. Ito yung bagong alaga ni Sir Mel Domingo dito sa De Roma Farm. Ito po yung hatchery. Ito po yung ino-operate niya na hatchery. So dito, itong nakikita nyo mga alaga rito, lahat po ito ay for sale. Meron siyang hito. Tapos ito, panggasyo. Panggasyos. Meron tayong eel. Meron tayong ano, freshwater eel. Mamaya ipapakita natin yung freshwater eel ni Sir Mel. Kung gusto niyo mag-alaga ng igat, ay pwede tayong makakuha ng mga mahalagang impormasyon kay Sir Mel para mabigyan tayo ng tip kung paano mag-alaga ng igat. Kasi napaka in demand din yung igat eh, kasi mahal. Ayun nga lang, kung hindi natin kabisado mag-alaga, ay medyo mahirap. Oo. So, napaka-komplikado kasi pag-aalaga, lalo na maliliit yung igat. So, ito mga kababayan, tignan natin itong mga for sale na panggasius. Oh, napakarami. Ngayon mga kababayan. Oh. Yung pinakamalaki, sir, anong ganito? Kilo? Pinakamalaki? Ay, abot pa lang ang... Oh, yan po si Sir Mel Domingo. 4 na kilo, sir, yung pinakamalaki. Oh, malalaki. Oo. Pero yung market size. Ah, yun, market size niya. 1 and a half hanggang 2 kilos. Yung 1 and a half. Mm-hmm. Meron din siya ito, di po ba, sir, Africa? Hindi, ang hito naman, tatluhan. So, ito mga kababayan, napakaganda ng setup nito ni Sir Mel, oh. Ito yung mga hito po, ito mga kababayan, no? Maliliit pa lamang po ito. For sale ito, lahat for sale. So ipapakita natin yung mga yan. Dito. Ito yung kanyang alaga. Ito, ganitong mga kalalaki mga kababayan, 8 pesos per pieces na raw to. Mga hito, alaga niyang hito. Ayan. Napakarami. Kaya kung naghahalap po kayo ng binhi ng hito, marami po rito sa Hatchery Farm ni Sir Mel Domingo dito sa General Aguinaldo Ramon Isabela. So ayun mga kababayan, oh, napakaganda. 8 pesos daw po ang isang piraso nito. Ang kagandahan kapag ganitong kalalaki na pag ganito kalalaki na yung isda, mahirap na po itong mamatay. Mas nakakasiguro po tayo rito kapag ganito kalalaki na bilhin natin mga kababayan. So yan, napakarami. Ito po yung Hatchery Farm, Sir Mel. So maaring kung kayo naghahanap, pwede kayong bumili po rito pag lalo na kung kayo ay
ano lang rito. Pag malapit lang po kayo rito sa kanyang hatchery, ayun, pwede kayong bumili. So ayan mga kababayan, ang dami oh. Ayan. Ito oh. Oo. De Roma. De Roma. So, ayan. So, ayan mga kababayan, kasama natin si... Huwag sabihin, baka malaman nila. Ayan. At ito. Nagkaroon din siya ng idea kung ano, mag-aalaga rin siya. So, ito mga ano, pang-gaysus po ito. Mas tawag nito. Malikot itong pang-gisos. Na. Malikot. Malikot, mas malikot itong mga ito. Mabibilis, oh. Pero pag pinalaki mo ito, umaabot ito ng 4 na kilo. Ayan, pang-gisos. Ayan, mga kababayan. Diyan nga, tawa nga ito dyan. So, ito yung hatchery ni Sir Mel. Ito yung number ko, 095. I-comment din ko, Sir Mel. 0995. Ta-interview nito man dyan, ta-igat ko ko. Tips lang, sir, tap nyo ko. 137. So, ito, makikita nyo itong hatchery ni Sir Mel. Marami ring nakapaligid na mga pispan doon sa mga surrounding ano area. Ayan mga kababayan, ito yung mga available na hito ngayon dito sa De Roma Hatchery Farm, Sir Mel. Okay, alright. Ito, pupuntaan naman natin yung mga ibang fishpan ni Sir Mel dito sa surrounding areas. Ito yung fishpan, hinukay po nila ito. Pero mapapansin natin yung mga gilid nito, sementado rin mga kababayan. Pero ayon kay Sir Mel, yung tawag dito, yun sa bed niya ay hindi naman sementado. So dito yung breeder niya, yung mga malalaking hito na pinapaanak. Ayan mga kababayan, mapapansin natin. Ayan, magalaw po sila. Malalaki po ito. Ito yung kanyang pinapaanak. Kaya hindi siya nawawalan ng fingerlings mga kababayan. So nandyan. Napakaluwang po kasi nitong property ni Sir Mel. Kaya ayan, ang klase ng kanyang fish pan, merong earthen pan o yung hinukay at saka yung tawag nito, yung concrete pan para sa mga fingerlings, yung maliliit, yung na-harvest niya na maliliit na isda, doon niya nilalagay para ma-separate na mga kababayan. So ito kababayan, no? Manori po, kasano ka nagkili pang tara ng kiri mo? At ito kaya nung 5,000 na. O rin ito, nadadakil dan? O rin mo. O rin nadakil dan. Kita mo di video, ito di video dito na. Yung dapat nalinong. O rin ito tayo. Magiya, isabi ko di sirup dito ha. O rin tayo. Kailangan natin tigas nila. Malang all blocks niya yun. Pag sa lupa naman, pangit kasi. Ayun kay daddy na lang kaya. Yun ni nanang, kumabantayan mo. Kanta Ryan Rejubingin, sir, din yan. Awanan niya, tayo tapahito kon. Ati o. 5,000 heads na hito sa isang 7 cubic na pan. Ilang size na yung pinang 5,000.
Oh. Ilang months yung ano, sir, yung 15 bags? Ano, hindi yung araw ang tanong mo. Ilang Nagigarad mo yung budget mo kapag 15 bags? Oo. Ah, titimbang ka na ron. Pag mayroon ng 3-1 kilo, pwede nang magbenta. Huwag mo nang paabutin ng ano. Nadi katang mga pits, mabilang mo ka naman. Kung naka 15 bags ka, sampling ka. Di ba? Tignan mo nga itong kanay. Maliit lang yan, maliit lang. 5,000 nilagay na dyan. Oo, 5,000. Oo, ganyan. Wala talaga di kudra di ko. Nakita mo ko ni Daddy DJ? Oo. Di pagkukuha na no, agpadanom. Isulatak na diyan. Wala. Data, ay di. Wala, sir. Isang bulata, 5,000 yung karga. Ay, sir. Data ang basit nga. 9 by 6. Ang basit pala yung sir. Di ko ata pang rurug yan. No, dadak nga kasi alam mo. Oo. Wala. Ay, data. Wala. Masangaribo di mga piraso dito, 5,000 bayad na pang gaysos. Una. Yan yan. Pati pigs na di, paano hindi ako lalabas? Paano hindi? Eh, yung pigs na lang, 15,000 na eh. Di 21,000 na yan. Eh, hindi lang naman ko. Manungan di, abutan naman ng 5,000. Di ko mo eh. Ilang kilos na yan? Ay, wait, 1,000. 1,000. Di 5,000 di, 1,000. Ah, di kita mo dito tayo, 11 ka din. Okay, this time is 5,000. Yan ang kita mo. Kasi 11 yung lumabas kanina, di ba? Sa 1,000. Oo. Okay, kung 5,000, di time is 5 mo. Hindi nga yung bayad nung ano, dadagdag mo pa dun eh. Sa 15,000. Parang ganun din niya, lalabas. Parang nag-compit tayo ng 1,000. Eh, kung ilan yung aalagaan mo, i-times mo na lang. Dapat, pag 1,000, 20,000 ang capital mo. Eh, 26 tayo yung pagbendahan natin. 26, ilan yung ano mo? 26,000. Isa 80% ka mo eh. Oo. Pero may namamatay rin po ba? Pagka hindi maayos ang pagpakain mo, sila-sila magkakainan. Kasi napapansin ko dito, pagka medyo na napababayaan ng konti sa umaga, mayroong mga lima, apat, tatlo, gano'n na pwede na kain. Kaya kailangan regular yung pakain mo. So dapat ikuan mo yung ano, may, dapat filter ka, yung filter malalaki. Oo. Tanggalin mo yung maliliit, malalaki. Dapat may nakaseparate. Kung napintas ni pagpakan mo. Oo, sir. Andam at pabisinan niya. Andam pabisinan. Nagkikinaan. Uy. Eh, ganun siyang aribo lang. Nalawa mo. Itangas na din ang grounded na ito. Wala. Nakalakad lang ako ito. Kikin ako. Pilapit yun eh. Manula ito. Sa 2,000 data. Anong bayad na dito nung per piraso dito ang sinagatan eh? 8 pesos sa taga. Ha? 8 pesos si kasama ka ito. 8 pesos sa ito. Sila yung hindi ka mabasidan mo, no? Ito yung alaga niyang igat ni Sir Mel na ito. Nandito lamang po sila sa may ano, medyo malalaki na po ito mga kababayan, oh. Ito malalaki na to. Ayan po mga kababayan. Ayan. Tingnan natin ulit dito sa may ilalim. Nandito po sila mga kababayan, oh. Malalaki na po ito. Ayan, mga kababayan. Ito yung alagang ikat. So sa mga gustong matuto sa pag-aalaga ng ikat, ilalagay po natin yung contact number ni Sir Mel. At matatagpuan nyo yung address po ni Sir Mel dito po sa General Aguinaldo Ramon Isabela, mga kababayan. Along highway lang siya. Kapag ka nakapunta po kayo rito sa General Aguinaldo Ramon, pwede na kayong magtanong. At kilalang kilala po siya rito. So ayan mga kababayan, andito ulit tayo kay Sir Mel. At tatanungin lang natin na regarding naman sa marketability o yung kitaan dito sa igat. So sir, base sa experience nyo sir, paano naman po yung kitaan ng igat dito?
ang kita, kasi sa akin may nagpuntang mga Koreano, ang kita, may market, kung sa may market. Mm-hmm. Kung magkano kasi yung mayayaman ang market mo dito. Magkano yung per Chinese, kilo? Japanese, Koreans. Yung sa akin dito nun sa farm, binili nila sa akin ng 800 per kilo. Ayun, market size na po yun, sir. Yes, yes. Market size niya. 800 per kilo daw. Kaya lang inaabot ka naman ng may kita taon kasi. Kaya, pero kahit abutin ka ng taon, kita ka pa rin. Mahaba, sir, ano? Mahaba. Kaya, usually, ilang buwan po, sir, yan? More than one year yan. More than one year po pala ang pag-aalaga ng ika. Parang nag-aaraga ng sanggol sa sinapupunan, 9 months. Pag niluwal, padiliin mo. So, ayan. Yung kwan niya, nasa 250 grams, 4 pieces to a kilo. Opo. Okay na yan, marketable na yan. 1/4, mga ganun, sir? 1/4. 250 to 300 grams. Pwede na, marketable size marketable na yun. Marketable size na siya. Pero inabot ng 1 year. Kaya kung sa kita, may kita ka pa rin yan kahit na pa. Dahil kwan eh, yung mahal eh. Opo. Yung kwan niya. Halimbawa, let's say 3, nag-alaga ka ng 3,000. Opo, about 3,000. Hindi, para mabalis. Kasi 1 kilogram is maabot ng 5 to 6,000 pieces eh. Apa. Punta tayo na lang doon sa doon sa 1 kilogram na 6,000. Okay. Apa. Let's say makabuhay ka lang ng 80%. Oo, 80%. 80% kasi hindi naman ganoon eh. Mm-hmm. O so, kaya kung 6,000 sa 80% di for kano na 'yan pare. 8,800 divided by 4. Ay kano 'yan. 48 divided by 4. 48 divided by 4. 1,200. No, 1,200 kilos. Opo, 1,200. Oh, times 800, kamo. 960,000 sa isang kilo. Sa isang kilong... Kung sa computation, may kita talaga. Oo, may kita. Yung ano lang, yung pag-aalaga mo lang talaga, yung resulta kapag maganda at yung ano mo. Magandang market. Yung... May market. May bibili niyan. Mm-hmm. Kasi kumbaga exotic yan, rare. Kasi may, mga mayayaman time, po yung mga buyer, one sir. One time may nagpunta sa akin dito, ang Koreano. Humingi sila na akin ng kontrata na I will supply them 500 kilos monthly. Napa. For 1 year. Eh, saan ako kukuha ka ko? Kaya magko-coop muna ako. Opo, yun pala yung ano na... Ano pag-aalaga ng ikat. Ikaw pang kakapusin. Kaso nga yung busy. Paano kung maliliit lang, sir, ang bebenta mo yung parang kuroko size lang? Merong kuroko. Kaya nga kuroko ngayon ang buwan dahil based sa co-op na tinayo namin noon. Bawal na kasing ilabas ang elbers. Yung mga glass eel, sir, yung maliliit. Merong sila. Oo, kasi dati elbers na lumalabas yan. Bawal pala. Bawal nila yan. Binigyan nila ng chances itong mga farmers na sila ang mag-alaga. Opo, sir. Ngayon, nagtayo sila ng center dito sa ISU. Yun, kung gusto nyong matuto talaga ng kwan. Dito sa Itiyagi, sir? Yes. Nandyan ang... Existing kwan. Pa yon yung ano nila da? Yes, actually, kanyan. Nandyan ang center for... At parang isa yata kayo sa officer noon dyan, sir? Yes, actually, akong manager ng co-op. Ay, si sir pala ang manager kasi, lang po. Pero center kasi, sila yung nagmo-monitor sa lahat ng mga... Opo, yung mga nag-aalaga. Ng igat. Kung meron kayong mas gustong mas malalim na mga, kasi sila yung nagre-research tungkol dyan sa kung ayan. Ayun. So pwedeng magpatulong din sa regional office ng BIPAR, sir? Hindi, meron yung designated na school na school center. Kahit dyan na lang pumunta, sir? Yes, sa school pumunta. Ang din dyan, si Dingani Angeles. Opo, so, yun pala. Kung yung mga gustong mag-alaga ng igat, pwedeng pumunta sa Isabela State University dito sa Itiyagi, Maine. Yes, kontakin ninyo kamo si Dean Gani Angeles. Siya yung head ng kwan at marami siyang mai-share sa inyo na ayun pala sa kwan sa IGAT. At si Sir naman, si Sir Mel, isang resource speaker po ito. Pag may ano, may training tungkol sa isda, sa IGAT, kinukuha rin si Sir Mel. So very reliable po na ano si sir dito na nagsasalita. Si hands-on siya eh. Nag-hands-on ako. Yan ang ano, kagandahan. So yung kung naman sir kapag elber, ay kapag kuroko lang ang ano mo doon. Maganda yan. Magkano yung kikitain mo naman doon? Ay maganda, mas lalong maganda na naman yung kuroko basta okay. May buyer sir ano? Kung may buyer. Opo. Makakita lang tayo ng isang buyer na Chinese, one company lang na Chinese. Opo.
malaki ang kundiyan, malaki ang problema, hindi pa kasi na-approve, marami kasing criteria na hinihingi ang BIPAR. Ay, yun lang, oo. Doon ang... Pero pag local, sir, okay. Pag local, wala bang nag-aalo rito, sir? Dito, local. Local yung nag-aalaga. Maraming mga nag-aalaga na local. Ang problema nila is yung pag-export. Ayun, yun, sir. O, nga. Pero dapat, yung bibili rito sa local, meron din. Bihira nga, eh. Ay, malalaki na lang. Malalaki ang kinuha nila. Oh. Ready for consumption. Oo. Oh. Yung malaki na talaga. Oo. $916 na eh. Pag kuroko size, pwedeng ibenta ng... Sa kwan, depende sa kwan yan. Depende sa... Size. Quality, sir. Depende. Dalawang klase kasi yung well-known dito sa atin. Eh. Oh, yung prevalent, sir. Na bicolor at saka marmorata. Ayun, bicolor at saka marmorata. Mas mura yung marmorata. Opo, yung bicolor, mas mahal. Maabot ng 20 to 30 pesos ang kuroko size. Na. 30 pesos, sir. 28 to 30. Yung sa marmorata, sir, magkano naman po yun? 18 pesos lang. 18 pesos. Oo. Ayun pala yung... Kasi yung marmorata... Opo. Mas mabagal lumaki kaysa bicolor. Yung bicolor kasi, nakita mo yung mga itim ko doon. Opo, yung mga itim, malalaki, sir, eh. Oh, yun. Magkakaedad lang yun. Ah, magkakaedad lang pala yun. Pero tingnan mo yung bicolor. Opo, malalaki na yung bicolor, sir. Oh. Ganun pala yun. Kumakain din sila ng kwan. Yung, kasi nagpanakalita. Carnivorous din ba yan, sir? Yes. Itong mga ikat na ito? Yes, kumakain sila ng, yung kwan ng... Anong pinagkaiba ng kwan, sir? Ng, ano, yung kiwit sa kayan? Rice eel ang kiwit. Walang tenga. Ay, walang tenga ba yun, sir? Oo, pansinin mo. Wala, wala pa lang tenga yung kwan dito. Tsaka brown siya. Pero yung ano, nakatikim na po kayo ng kiwit, sir? Oo naman. Iba medyo, yung lasa, magkaiba. Medyo, hindi naman, mas makunat lang ng konti. Makunat yung sa ano, yung rice eel. Oo. Hindi, ang masarap na luto niyan, yung what? Yung sa kiwit, sir. Ihaw. Pero yun, paano sila nag-ano dahil sa rice field naman sila, doon na sila nagpaparami, sir? Oo, doon na madami. Ayun pala yung kaibahan na ano. I-export din yan, kiwit. Di ba sa dali nakita mo, ang dami? Oo. Kahit isang tumila na araw-araw export. So, just to wrap up, sir, talagang yung market nito, may market, kaya lang, yung demand nila, hindi natin kaya ang ano. Pero baka sakaling ngayon at open na. Kasi nun, plus ang ikon eh, dahil dun sa pandemic eh. Opo, opo. Babalik ulit yung pan. Kuroko. Oo nga, sir. Oo. Hopefully, babalik na yung kuroko. Kasi yung kuroko size, ilang buwan lang po yun, naalagaan? Hindi, gusto kasi ng Japan, sila na ang magtuloy na mag-alaga. Ay, kasi binawal nila nga yung Elbert. Yung maliliit, opo. Para mabigyan dun, pagka na-open na yan, magandang business. So, may standard size na... Pencil size. Pencil size, pwede nang i-export, sir. Ayun pala, may nagbabawal pala na batas sa atin kapag yung mga glass eel, hindi pwedeng ilabas. Kailangan palakihin natin hanggang kuroko size, pencil size po yon. Para ayun mabigyan na yung mga natin, mga farmers na kaibigan natin, ng chance na mag-alaga. Opo, opo. Additional income. Opo, yan. Yun yung purpose ng batas na ginawa nila. Okay. So kapag ka, sir, pag kami tumawag o ano, available naman kayo, sir, para magpaliwanag sa kanila. Kasi ilalagay po natin yung number po nyo rito. At hindi lang po yung igat, sir, lahat ng panindan nyo rito. Sige. Pwede silang mag-inquire. Oh. Ayun, ilalagay din natin yung number nyo para directly na, hindi na ano. Kasi may walang ano yan. Over, sir, maraming salamat, sir, at pinaulakan nyo kami dito sa farm nyo. Welcome. Sir, ano? Okay. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Boss. Thank you very much. Nice meeting you, Bob. Apo.